Sa kasalukuyang presyo ng commercial rice, hindi na nawawala ang pila sa mga dealer ng mas murang NFA rice. Tulad dito sa Karuhatan, Valenzuela, kung saan 50 hanggang 70 sako ng NFA rice ang naibebenta nila kada araw. Okay lang ho, eh kasi mure. Malaki ang kamura sa mga presyo ngayon, 46, 47, 48. Eh magansarap naman, maganda. Kaya okay na magtyaga. Limitado pa rin sa 5 kilo kada tao ang pwedeng bilhin. Ang NFA rice na nasa 27 pesos kada kilo, kaparehas daw ng kalidad ng 45 pesos per kilo na commercial rice. Ang NFA rice ang 32 pesos kada kilo, mas maganda pa ang kalidad. Pero ayon sa manager ng warehouse ng NFA Valenzuela, may ilan daw na mas mahal ang benta sa NFA rice. Pwede nating masawata, ano? Pero hindi namin kayang bantayan sa dami. Ang nakikita ng NFA ngayon, mukhang hindi pa bababa ang presyo ng commercial rice. Ang mga rehiyong hinagupit kasi ng bagyong Ompong, tulad ng Isabela, Cagayan, Magyang, Pangasinan, Tarlac at Nueva Ecija, kabilang sa top 10 palay producing provinces sa buong bansa. Nitong 2017, sa 5 lalawigang yan ang galing ang kabuang 30% ng inaning palay sa bansa. We're expecting sana kung may production ngayon, kung mapasok man ang ating ani, then bababa ang ating pong presyo. Pero kung apektado pa rin ng bagyo, then hindi yan bababa. Sa kasalukuyang inventaryo ng NFA, may humigit kumulang 2.3 milyong sako ng bigas pa ang NFA na inaasahang magtatagal ng 30 araw. Sa katapusan ng buwan, papalo raw sa 6 na milyong sakong buffer stock. Huwag lang magtuloy-tuloy ang masungit na panahon na magpapahirap sa pagbaba ng mga ito mula sa mga barko patungo sa mga pamilihan tulad na naging problema sa nakalipas na 2 buwan. We have communicated with the Department of Agriculture ano ang real score on the losses para kami ma-estimate namin, ma-forecast si namin kung kailan darating kung we need to import. Ang Bureau of Customs naman, iniutos ng ipamahagi ang nasa batilang nasa 7,000 sako ng mga smuggled rice sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Ompong. Ivan Mayrina, GMA News.